Sa video na to, ililista natin ang 10 murang used van sa Pilipinas. Simulan natin yan sa number 10, 2006 Suzuki Everywagon minivan. Isa itong K-van o K-car ng Suzuki noon pa man. At sumisikat ulit ngayon taon dahil sa mga naglalabasang surplus units ng minivan sa iba't ibang panig ng bansa. Talamak ang bentahan nito ngayon dahil sa tipid na sa gas, cute, compact, pwedeng pang camper van at pwede pang gawing cargo na pang business. 660cc lang halos ang displacement nito na umaabot sa estimated 13 to 16 km per liter ang fuel consumption. Parang big bike lang sa tipid. Pero powerful at air-conditioned na din. Lumang model na ang Everywagon at ini-import lang dito sa Pilipinas ngayon. Nire-recondition at pinapaganda. Nagkalat na din ng surplus parts nito at wala ka mayiging problema sa parts. Konting ingat lang din sa pagbili ng unit dahil sa old model na nga, madami na ding issue at lumang parts yung iba. Usapang power naman, nagbibigay ng maximum output ito na 77 horsepower sa tulong ng 5-speed manual o automatic gearbox. Mid-engine design at umaabot sa estimated speed na 90 km/h. Ang presyo ng mga second-hand reconditioned na Suzuki Everywagon ay umaabot ngayon sa 200 to 300,000 pesos depende sa kondisyon. Number 9, 2002 Kia Carnival Van. Sedona ang pangalan nito sa US at isang malupit na ginawa ng Kia ay pinresyohan nila ang full-spec Carnival o Sedona sa Amerika na mas mababa sa competitors nila gaya ng Honda Odyssey. Kaya noon pa man, isa na ito sa pinakamurang van na lumabas sa mundo. Sa Europe, ang Carnival ay may turbo diesel engine na hindi available sa US o Canada. Noong 2002, nagkaroon ito ng minimal na facelift. Binago ng design team ang harapan, pinares ang kulay ng grill sa body ng sasakyan. Binago rin nila ang hood at front bumper. Sa gilid ng sliding doors ay nagkaroon ng hawakang kapareho ng kulay ng body. Sa likod naman, mas pinalaki ang hugis ng taillights. Pinaganda rin ng Kia ang loob ng Carnival. Mas komportabling upholstery, 7-seaters na ginawa talagang pang pamilya o pang tropahan na bagay na bagay sa weekend trips o camping. Wood finish na din ang ginawa nila para sa mga side panels at steering. Gaya ng mga commuter van ngayon, dalawang tao na din ang kasya sa passenger seat nito sa harapan. O diba, very convenient para sa isang late 2000s na van. Sa Pilipinas, ang Carnival ay may 2.9 liter diesel engine na may 5-speed manual transmission. Ito ay may front-wheel drive at top speed na 168 km/h. Meron itong front disc brakes at rear drum brakes. Ang makina naman ito ay nasa harapan na at wala na sa ilalim ng upuan gaya ng mga L300. Kaya mas komportable kumpara sa iba. Ito ay 7 to 8 seater, depende sa laki ng sasakay. At maaari ding i-fold ang mga upuan para sa mas malaking storage area. Meron na din itong safety features gaya ng airbags, ABS at brake assist. Maaari mo itong mabili sa average second-hand price na 140,000 to 200,000 pesos. Number 8, 2003 Mitsubishi Delica Space Gear. Isa sa pinakamatagal na van series ng Mitsubishi na nagkaroon ng 5 henerasyon at isa sa pinakamatinding kalaban ng Toyota Hiace sa market. Ito ang 4th generation ng Delica na kung tawagin ay Space Gear. Dahil sa kilalang performance at reliability ay mabilis na namayagpag ang sales nito sa iba't ibang panig ng mundo. At kinilala din ang sasakyan na ito dahil nagkaroon din ito ng iba't ibang purpose gaya ng patrol o police car sa mga bansa ng Asia lalo na sa Pilipinas. Ito ay may 7 to 8 seating capacity na pinapaandar naman ng isang 2.2 liter diesel engine. Meron itong 4x4 o 4x2 options. Habang pwede ka din naman mamili sa manual at automatic driving transmissions nito. Disc brakes na ang front tires habang drum brakes naman sa likod. Meron na din itong standard safety features gaya ng airbags, ABS at seatbelts. Suabe at maganda din ang interior nito, pati na din ang infotainment. Kung long drive ang usapan ay paniguradong magiging komportable ang biyahe mo. Maganda ang suspension kaya naman talagang bawas ang tagtag sa biyahe. Kaya sigurado makakatulog ng mahimbing ang mga pasahero kahit matatanda. Madami ka pa rin makikitang Delica Space Gear model sa bansa dahil sa reliability ng mga sasakyang ito. Maaari din itong mabili sa average second hand price na abot sa 170,000 to 200,000 pesos. Number 7, 2000 Hyundai Grace Van. Ang Hyundai Grace ay unang nilabas sa pangalan na Hyundai H100 sa kanilang Euro-Asia market noong 1986. Nagkaroon ito ng dalawang generation at kinilala ding rebadge ng Mitsubishi Delica L300 dahil sa kaparehong hubog nito. Habang ang huli namang production nito ay nilabas noong 2009. Meron itong dalawang engine options na 2.4 liter 4-cylinder at 2.5 liter turbo diesel engine. Ang dalawang engine na ito ay nagmula sa Mitsubishi Motors. Merong front disc brakes habang drum brakes naman ang nasa likod nito. Sa kabilang banda naman ay hindi masyadong bumenta ang modelo ng sasakyan na ito dahil sa lakas ng kompetensya laban sa mga sikat na modelo ng vans mula sa mga car manufacturer na Toyota.
Toyota at Mitsubishi. Pero hindi ibig sabihin nun ay low quality na ang Hyundai Grace. Matibay ang pagkakagawa nito kaya madami ka pa din makikita sa kalsada hanggang ngayon. Ang 2000 model 12-seater na Hyundai Grace van ay hindi pa din magpapahuli sa ating listahan at maaari mo itong mabili sa average second-hand price na 120 to 180,000 pesos. Number 6, 2000 Nissan Orvan. Una itong nilabas noong 1987 at nagkaroon ng mga competitors mula sa Korea noong early 90s gaya ng Kia Vesta. Naging leader din ito sa segment kasabay ng Toyota Hiace ng ilang panahon dahil malaki at comfortable na people mover din ang Orvan noon pa man. Ang Nissan Orvan ay nilabas sa Pilipinas noong 1988 bilang kalaban ng legendary L300. Universal Motor Corporation ang nagdala nito dito, kauna-unahang 12-seater shuttle model ng Mitsubishi sa bansa. Ang lahat ng bagong modelo ay pinalitan ng NV350 Orvan noong 2015 na may mas modern features at makina na makikita pa din natin na rumoronda ngayon sa kalsada. Ang karaniwang makina ng Orvan noong early 2000s ay TD27 2.7 diesel na may 84 horsepower at 178 newton-meters ng torque. Habang ang estate version ay may ZD30 3.0 diesel na may 105 horsepower sa 213 newton-meters ng torque. Hindi ito kasing bilis kumpara sa mga modernong CRDI vans at medyo mabagal ang acceleration. Kailangan ng tamang timing sa pag-overtake at kung bibili ka ng second hand dito ngayon, aabot ang Nissan Orvan sa estimated price na 300,000 pesos. Number 5, 1997 Nissan Vanette. Ang Vanette ay nagmula sa Japanese automaker na Nissan na inilabas noong 1978 hanggang 2011. Ang unang two generations ito ay ginawa ng Aichi Manufacturing Division ng Nissan, habang ang huling third at fourth generation naman ito ay ginawa ng Mazda at binenta din nila sa pangalang Mazda Bongo. Marami ang tumangkilik sa modelo ng van na ito. At sa katunayan, ang Vanette ay binenta sa iba't ibang merkado sa buong mundo at kinilala din sa pangalan na Nissan Sunny Vanette o Nissan Van. Ito ay isang cab-over van na may 2.3-liter 4-cylinder diesel engine. Karamihan din ang napunta sa ating bansa ay puro manual transmissions. Mid-engine ang design nito, kaya naman medyo ramdam mo ang init ng makina nito sa ilalim ng upuan. At dala na din ang edad ay medyo outdated ng interior, lalong-lalo na ang mga safety features at ang infotainment system. Ang 1997 Nissan Vanette ay isang classic na 7 to 8-seater van na maaari mong mabili sa average second-hand price na 80 to 200,000 pesos. Number 4, 1996 Toyota Lucida Van. Ang Toyota Lucida Van ay kabilang sa Toyota Previa lineup na unang lumabas noong 1990 sa North America at tumagal lang tatlong henerasyon hanggang 2019. Kilala ito bilang isang multi-purpose van o minivan dahil ginamit din ito sa iba't ibang industriya. Ito ay may 2.4-liter 16-valve 161 horsepower supercharged engine na may option for diesel at gasoline na makina. Available din ito sa transmission na 4-speed automatic o di kaya naman ay 5-speed manual. Ito ay may seating capacity para sa 7 katao at meron din itong basic features gaya ng radio, cassette player, airbags para sa driver at passenger side at anti-lock brakes. Semi-mid engine naman ang pwesto ng makina nito kaya medyo may mararamdaman ka pa ding init sa iyong harapan lalo na kapag traffic. Ang Toyota Lucida ay may estimated second-hand price na 70 to 150,000 pesos ngayon. Number 3, 2004 Nissan Serena Van. Ang Nissan Serena ay isang multi-purpose van na unang nilabas noong 1999 at tumagal hanggang 2005. Ito ay isang 8-seater MPV na may 2.0 to 2.5 gasoline or diesel engine. Meron din itong 5-speed manual transmission o di naman kaya ay 4-speed automatic CVT transmission. Meron itong top speed na 165 km per hour sa tulong ng 160 horsepower. Pareho na ding disc brakes ang harap at likod at tadtad ng safety features gaya ng airbags, ABS, traction control at iba pa. Ito ay front wheel drive na may hydraulic steering. Front mounted na din ang makina kaya siguradong mas malamig na magiging biyahe mo. Mabibili mo ito ngayon sa average second hand price na 150 to 250,000 pesos. Number 2, 1997 Mercedes-Benz MB100 van. Ang sasakyang ito ay binuo sa Korea at unang nilabas noong 1980 sa Asia, Amerika, Africa at Australia. At tumagal naman hanggang 1999 ang third generation ng modelong ito. Kilala din ito noon na karaniwang pinaparentahan noong early 2000s.
lalo na sa mga company tours. Ito ay may diesel at gasoline variant, at ang diesel variant ito ay may 2.9 liter DOHC engine na may 105 horsepower, may 5-speed manual at fuel tank capacity na 75 liters. May top speed na 220 km per hour na pasok sa long drive. Ang mga brakes naman ito ay disc para sa harap at drum naman para sa likod. Sa presyo, ang Mercedes-Benz MB100 van ay maaari mo pa ding mabili sa average second-hand price na aabot sa 150,000 to 230,000 pesos. At bago natin i-reveal ang top spot, ay comment mo naman ang paborito mong van sa baba nitong video. Quick word na din mula sa ating partners. Lahat tayo gusto ng murang car insurance para sa peace of mind natin. Dahil kasama na sa bills ang car insurance at napakamahal na nito ngayon, nakahanap tayo ng affordable na solusyon. Dito papasok ang Bigatin Insurance, isa sa pinaka-affordable na insurance agency sa Pilipinas. Pwede ka mag-apply online para dito at sa murang halaga, insured na ang sasakyan mo. Less hassle dahil i-deliver nila yung mga documents mo door-to-door ng libre. Kung magka-aberya, sure na may sasagot sa customer service nila online. Napakadaming perks ng Bigatin Insurance. Subok na din sa industriya ang serbisyo at partner companies nila. Iwala tayo dito. Punta ka lang sa bigatininsurance.com para mag-apply. Sa top spot, nandito ang number 1, 2003 Hyundai Starex. Mula noon hanggang ngayon, reliability ang dala palagi ng Hyundai Starex. Unang lumabas noong 1997 at nagkaroon ng dalawang henerasyon sa merkado. Ang pinakakaraniwang makina na makikita mo sa 2003 Starex ay 2.5 liter diesel na naglalabas ng 85 horsepower at 170 Nm ng torque. Available na din ito sa manual at automatic transmission options. Kumpara sa mga naunang van sa ating listahan, ay kapansin-pansin na modern ang interior ng Starex. May mga safety features na din ito gaya ng airbags at ABS system. Kapag nakakita ka ng unit na mas luma sa 2004, ay wala pang CRDI ang diesel engine ito. Hindi tulad ng mga updated na modelo. Sa panahon ngayon ay marami ka pa ding makakasabay na ganitong modelo sa kalsada. Ang 2003 Hyundai Starex ay maaari mo pa ding mabili sa second-hand price na aabot sa 200,000 to 400,000 pesos.